intense. That's all I can say. Yes, grabe. Yes. Grabe. Naparoon niyo ba yung clip na ito after? I was there. I felt it. At napanood ko siya. Yeah. Pero mas intense talaga yung nangyari dito. Mm-hmm. Yes. Mas intense yung mga gumaya kasi kuhang-kuha nila. Tumatawa lang si Ate Bianca. Alam niyo si Ate B, joke time yun sa loob mo. Na-enjoy niya yung acting. Why are you pushing me? Ah, why are you pushing me, bro? Pero pag binabalikan natin tong moment na to, naiba na ba yung impression sa inyo? Kasi syempre dati, ang bigat-bigat nitong eksenang to eh. Mm-mm. If you can call it that one. Diba? Intense. Mm. Pero ngayon, looking back, okay na. You have to know how to move on. You can't, like, ask for me, I don't know for others, but then for me, I don't dwell on problems or negative things for too long. So like the following day, when Marky went out, I went to him right away and I tried to approach him, try to comfort him. Kasi ayaw ko yung tao na yung feeling niya parang mabigat. Ako may part doon na curious ako na never ko pa natanong sa inyo. Kasi yung galit, grabe yung galit ninyo, Michael, Nathan, kay Marky. And understandably so, kasi nga protective kayo sa mga kasama nyo. Pero yung part dito, tas nandyan si Marky, yung biglang nag-switch kayo na tinatawanan nyo siya. Paano nangyari yung switch na yun from galit to wait lang, ah, it's a prank! Paano nangyari yung switch na yun? Nakita ko kasi na, umaarte siya. Kaya lasis na, you called me alien. That part, yung alien na part, yung sinabi, you called me alien, it's like sketchy. No, he's not acting, bro, you called me alien. I want to win this competition, but you called me alien. Bro, you actor, you plastic, bro. Like, yung pagkaano, it's like obvious na. Nabali na. Nakainom din ako that time kasi. So, I was like angry and also, the good thing is like, I really controlled myself that time kasi I could really do physical harm if I haven't controlled myself that time. Overall naman po, is like we have a good relationship with Marky naman. Yeah. Yes. So dito sa outside world, sa tambay ng adult housemates, kasama din si Marky. Yes. Okay kayong lahat, Marky. In fact, when we nagkaroon ako ng homecoming, in-invite ko din siya. Aww. Na-experience ko saan ako tumira, saan ako... Saka malaking factor yung yung pagtayo ng whole week. Kasi physically parang pagod ka na eh. So it would like, affect your psychological at saka mental, emotional, di ba, na stress sa'yo, everything. And then meron pang dumadating na talagang that would attack you emotionally. So mas mabilis siya lumabas. So dumadating din dun sa point na parang naiisip ko, kasi may mga reaction na parang si Marky, he wants to bring out yung pagkakatotoo daw, pagka nagagalit ka. And sinasabi ko sa kanya, it's just part kasi normal lang naman na magalit ka bilang isang tao. Ginawa pa si Marky noon. Mm. Naikwento niya sa atin, di ba? Alin? Kinausap yung parents niyo. Ayan. Tama. He talked to my parents and then nagpadala siya sa bahay ng chicken. Grabe. And na-appreciate ko si Marky. Sabi ko nga, I really did his part well. So, ang daming mga scenario naman, thanks to Marky as well on his part, na napakita rin yung personality ng bawat housemate. Yes, totoo. Naging napakakulay ng mga kaganapan the last few weeks ng ating adults dahil sa linggong yan at dahil sa birthday mo, yes, Zach. Yes, happy birthday, Zach.